Okay, hi guys. Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng tiger prawn. Giant tiger prawn. Super lucky siya, guys. Kaya talaga, tinatawag ko siya ng giant tiger prawn. Tingnan nyo, guys. Hawakan ko siya. O, tingnan mo. Mas malaki pa sa palm ko. Dalawang dangkal ata to para sa akin. Maliit lang din naman kasi ang kamay ko. Pero, mas malaki na rin sa normal na hipon. Tingnan mo. Lampas-lampas siya sa mga kamay ko. Super laki talaga siya. Ang apat na piraso, guys, ay nabibili ni madam ng 400 Hong Kong dollars. So, this is originated from Bangladesh. Galing siya talaga sa Bangladesh, guys. Super laki. Alam mo, dalawang beses ko na ito naluluto. This is the second time na iluluto ko siya. Super laki talaga. Tingnan nyo, pag tingnan mo yun namang hawak ko, oh. Super lucky. Lampas-lampas sa mga kamay ko. So, magluluto tayo ngayon nito, guys. Hiwaan natin siya ng konti. Dito sa, dito na part na to. Para medyo naman siya madaling maluto. Ayan, ganyan siya, guys. Mas madali siyang maluto pag nahihiwaan siya ng konti. At saka madali siya balatan. Merong iba magluluto ng hipon, binabalatan na, pero ayoko ng ganong klase sa pagluluto. Mas maganda yung may balat pa siya. So, ang gagawin natin, hiwaan lang natin siya ng konti dito. Tapos, pag kinakain siya, madali na lang naman siya tanggalin. So, alam niyo guys, ito ganito kalaki. Iniisip ko pa lang, hindi ko kaya siyang bilhin. Biro mo, 400 Hong Kong dollars. Kaya siguro in the near future kung may sapat ka na pera, but as of now wala ka pa namang sapat na pera. May pera pero may pinaglalaanan, alam niyo yun. Tapos kaya mo namang bumili ng medyo maliit-liit dito, yun lang ang kaya ko. Pero pag ganito kalaki, hindi ko pa kaya. As in, ayun, tingnan niyo ang laki-laki na nga ng lagayan ko, oh. Nakabaluktot pa siya. Kasi, super laki talaga siya. Nakabaluktot. Ang laki na ng lagayan ko, guys. Tinan, oh. Yung hawak ko na yan. Super laki. Malinis na siya at ito na. Pwedeng-pwede na tayo mag-start magluto, guys. Ito yung mga kailangan natin, garlic. Meron tayong black pepper, ketchup, at saka syempre cooking oil. Kailangan natin yun, guys, at saka yung ating tiger prawn. So mag-init tayo ng mantika. Medyo marami-raming mantika, guys, kasi kailangan natin ng medyo iprito pa siya ng konti. At kailangan natin ng maraming garlic. Maraming garlic. Kasi ang garlic, masarap siya. At saka, marami tayong benefits na nakukuha dyan. At saka, kung meron kayong butter sa bahay nyo, guys, butter na lang ang gamitin nyo kasi mas masarap talaga. As of now, wala akong butter dito sa bahay. Kaya ito ang ginamit ko, cooking oil. Kahit cooking oil lang yan, masarap pa rin yan siya. Basta maraming garlic. Ayan, ating pa-brownin natin yung garlic. Ang pag medyo brown na siya at saka maamoy na siya. Ayun, ganun na. Isusunod na natin yun, ang ating hipon pag medyo brown na siya, guys. Pero yan, pa-brownin pa natin siya ng konti. This time, ayan na yung hipon natin, isusunod na natin, nakapaluktot pa rin. Ayan, guys, tuwang-tuwa ako, tingnan nyo, ang ganda, ang sarap tingnan. Tingin pa lang masarap na. Try nyo to, guys, sa bahay nyo yung ganitong way sa pagluluto. Very easy lang siya. Very simple, very easy. Wala siyang masyadong ingredients.
Ayan guys, yung mga ganitong sauce, pwede na yan siya. Pero nasa sa inyo, kung gusto nyo ng medyo marami-raming sauce, lagyan nyo ng konting tubig. Kasi masarap din talaga ang sauce guys, super sarap. Ngayon, ako hindi ako naglalagay ng sauce kasi gusto namin ng medyo tuyo ng konti. At saka ganito pwede na, sapat na. Ayan siya guys, ang sarap kaya. Try nyo to guys sa bahay nyo. Promise, hindi kayo magsisisi. Guys, turn off na natin siya. Ready to serve na to siya. Ayan, so atin na siyang ililipat sa ating lagayan. Ayan, tingnan nyo. Honestly guys, yung lagayan ko ay malaki din yan. Super laki. Pero tingnan nyo kung anong itsura ng hipon na yan. Nakabaloktot. Ayan, so ayan na yung ating finished product guys. Masarap talaga siya. Hindi kayo magsisisi guys pag tinatry nyo to sa maliit na hipon or sa ano, kahit sa crabs guys. Ganito ang gawin nyo sa crabs. Ayan. So nilagyan ko siya ng chili guys kasi para medyo maanghang-anghang. Saka sila ni Amo, mahilig siya sa may chili. So mas maganda yung anghang na medyo nangangagat-kagat lang sa labi natin. Hindi yung super anghang. Ayan, chili sauce ang nilagay ko. Depende sa inyo kung gusto nyo yung fresh na chili. Ayan siya guys. Ganyan lang ang sauce na gusto namin. Pero kung gusto nyo yung medyo marami-raming sauce para ibahog natin sa kanin, pwedeng-pwede. Pero mas bet namin kasi yung ganito lang siya. Tingnan nyo guys, ito na yung ating finished product. Pwede nang kain na tayo.